Isang magandang araw o isang magandang gabi po sa inyong lahat kung anuman po ang oras ninyo sa mga kalagayang ito. Isang pagbati po mula dito sa Canada patungo sa inyong mga tahanan. Bali, may katanungan lang po na nakarating sa akin patungkol sa aming mag-asawa. At ang tanong ng kaibigan na ito mula sa Middle East ay, paano raw ba kami nakarating na mag-asawa dito sa Canada? Dahil medyo mabusisi daw ang paglalakad ng papel dito sa Canada. At totoo po yun na napaka higpit po talaga, talagang dadaan po talaga sa butas ng karayom patungkol sa paglalakad, pag-aasikaso ng mga papel papunta dito sa Canada. And at the same time, hindi rin po birong salapi o halaga ng yun nga, pera ang gagamitin para makarating dito. So yung pong kaibigan natin mula sa Middle East na nagtanong, paano raw ba kami nakarating dito na mag-asawa dito, particular sa Regina, Saskatchewan, Canada. Bale, kami po ay may mga kamag-anak na dito sa Canada at gayon din po ang aking may bahay. May kamag-anak na rin po siya dito, pero nung una talagang wala po talaga kaming balak magtungo dito sa Canada, lalong-lalo na po ako dahil ako po ay isang guro sa ating bansang Pilipinas dati at naatasang ng gobyerno natin sa Pilipinas na magturo at bilang maging isang guidance counselor. So kumbaga parang mahal na mahal ko po ang pagtuturo sa ating bansa at mahal na mahal ko rin po ang mga estudyante sa ating bansa. Pero dahil ito ay pangarap ng aking may bahay na makarating, una pinangarap niya sa US dahil karamihan ng kanyang mga kapatid ay mga kamag-anak ay nasa US. So kumbaga parang okay, sige, sabi ko subukan natin. At sa mga pagkakataon na iyon ay nagkaroon din naman ng opportunity sa pamamagitan ng aming mga kamag-anak dito sa Regina, Saskatchewan na maimbitahan kami na magtungo at magtrabaho dito sa Canada. So ang nangyari ay nagkaroon ng tinatawag nating direct hire o yung may kakilala ang aking mga kamag-anak dito na kumukuha nga ng mga tauhan sa kanyang kumpanya. So bale, nagkaroon nga ng pag-uusap na kami mag-asawa na okay, sige, subukan natin. So sinubukan namin na ilakad ang aming papel at God's grace ay naaprubahan ang aming papel. Noong una, ayoko dahil ang akala ko ako lang ang pupunta, pero pinagpala naman na nakasama ang papel ng aking may bahay at yung papel naming pareho ay naaprubahan sa isang kumpanya sa pamamagitan po ng direct hire. At yun po ang naging dahilan kung bakit kami nakarating dito sa Canada. At unang-una ay inilakad namin ang aming papel sa pamamagitan ng SINP o Saskatchewan, yung nomination program ni tinatawag. At saka nabigyan po kami ng work permit and at the same time, nabigyan din po kami ng pagkakataong maka-apply ng tinatawag nating permanent residency o yung tinatawag nating PR. Kumbaga sa US, parang green card, ganun. Para makapag-stay ka ng hanggang kailan, hanggang sa tumanda ka, parang ganun. So yun tinatawag nating PR. So kumbaga lahat ng karapatan na mga Canadian at karapatan mo bilang isang permanent resident ay
pareho. At maliban na lamang sa tinatawag nating right to vote. So, yun ang mga ibigay na pagkakataon at oportunidad sa aming mag-asawa dito. At sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Yun nga, unang-una, may imbitasyon mula sa aming kamag-anak na may kakilala na isang kumpanya, at nabigyan kami ng pagkakataong maka-apply as direct hire. At pangalawa, na-applyan namin yung tinatawag nating work permit. At pangatlo, umapply din kami bilang permanent resident ng Canada. At lahat yon ay naaprubahan naman sa amin sa tulong ng Diyos. At sana nasagot ko ang iyong katanungan, kaibigan. At hayaan po ninyo sa susunod na mga pagkakataon sa aking mga video vlogs ay ipapaliwanag natin isa-isa yung mga proseso o pamamaraan mula doon sa pag-a-apply, sa website, at kung saan kayo po pwedeng mag-apply ay ibibigay ko yung mga links sa description na sa ibaba. At nang sa ganon, mayroon po kayong ideya kung papaano at kung papaano tayo magsagawa ng pag-a-apply o yung tinatawag nating proseso, sistema sa pag-a-apply dito sa Canada. At huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, i-click po ang button, and at the same time, mag-comment din po kayo. Itanong niyo po yung mga gusto niyong itanong, at sa abot po ng aking makakaya ay sasagutin ko po. Maraming salamat po. At patuloy po tayong manood dito sa Rog's Channel.